pagkatapos natin linisan ang manok ng bonggang bongga, so kailangan natin siyang hawi-hawiin dito. Ayan, sugatan natin, bigyan natin siya ng mga sugat. Ayan, tapos dapat yung pagbiyak niya hindi siya nakapaghiwalay, then may forever. Ayan, hayaan natin siyang nakaganyan. Tapos imamarinate natin parang sa... So ayan, nakita ninyo yung manok natin. So kailangan po muna siyang maghalo-haloin ang mga ano niya. Ito. Ang una ay ang turmeric. Lagyan natin siya ng turmeric. Ayan. Sakto lang. Ang marinate natin po siya. So ayan. Ang ito yung black pepper. Ay! Yun. Lagyan natin ng paprika. Pagdagdag to ng kanyang spicy. Ang garlic powder. Namuong powder. Powder. Ang cinnamon powder. At ang ito. Ang baharat mix tulad itong tinatawag. Ito ang black lemon powder. Ito yan. So, nilagyan natin siya. Yan. So, atin mo siyang i-mix, mix, 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 mix. Yan. Lang natin. Yan. Ito naman yung manok. May manok. So, kailangan natin gawin is ina-marinate natin siya dyan. Yan. Pasukan natin ang kanyang mga may sugat. So, makaka-appreciate lang nito ay yung mga kumakain dito sa Middle East. Yung mga nagtatrabaho lang. Siya. Lagyan natin sa loob at labas. Kailangan natin siyang maipasok. Ayan, dapat sigurado yung malinis ang ano. Sarap kasi yung pinapasok sa ayan. Pagkatapos yung garlic paste. Garlic paste. Ayan. Lagyan natin siya ng garlic paste para mawala yung lamsa ng kanyang pagiging manok. Yan, marinate. Squeeze lang. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng asin. So, meron tayong asin. Kahit ganito lang kakunti, ang ating sasama din natin sa kanya. Masa-masa siya. So, ayan na siya. Ayan. Iiwanan muna natin siya ng 5 minutes hanggang yung mga spices niya pumasok sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang buong ano. Ayan, pagkatapos na ng 5 minutes nating pag-marinate. So, ayan. Tatanggalin na natin na siya dito sa
aking pan. So, ito transfer ko na siya. Kasi ang kailangan, kung meron siyang ganyang mga konting mga ano niya, lalagay natin yung rice. So, depende na yun sa inyo kung gaano kadaming rice. Kasi ang pagluluto ng rice is nakadepende din siya sa tubig na ilalagay natin. Hindi nakabase sa ilang pirasong manok or something. So, yung mga amo ko kasi dito, kumakain sila, 3 cups talaga yan. So, yan. Ilagay natin ang baking manok for rice. So, kag-gloves naman tayo. Ayan. Kasi yung rice po nila, kaya nagtataka kayo kung bakit basa. Yung rice kasi nila dito is binababad muna sa tubig. So, ganito kasi yung style namin dito. Kasi amoy ano siya dito, amoy inefail. So, kailangan namin siyang ibabad sa tubig ng matagal para humaba yung rice. Kasi kanina, hindi ko pa pinakita sa inyo. Kasi dito yung rice nila is maliit lang siya. So, pero pag binabad mo siya sa tubig, mag-expand siya. Yun, parang haba siya. So, ayan. Mix lang natin siya doon. Ayan, na baka nagtataka kayo bakit may tubig. Kasi dito yung rice binababad. Binababad siya ng 1 oras dito sa amin yung rice. Sa atin, hindi pwede ibabad yung rice natin. Kasi papangit ang lasa dito. Naka-stack kasi kaya may mga gamot itong mga ano nila. Ayan, maglalagay na tayo ng ayan. Maglalagay ako ng cinnamon stick. Ito yung lemon dry. So, tsaka cloves. Ayan, i-mix lang natin sila dyan. Maglalagay ako ng garlic powder. Lalagay tayo ng garlic powder. Tsaka onion powder. Onion powder. Tsaka itong ating pinirito kaninang sibuyas. I-half ko lang siya kasi hindi siya pwedeng i-hold. Gagamitin ko mamaya yung kalahati. Ayan. I-mix lang. Yung next natin ilalagay ay grind na carrots. So, ayan na siya. So, ilalagay natin ang ating carrots. Nag-green na yung mga carrots. Mix-mix lang natin siya. Mix lang. Mix-mix-mix lang. Salt. So, maglalagay ulit tayo ng salt. Ayan. Maglalagay tayo ng salt sa ating rice. Ayan. Hinay-hinay lang ang ating kanyang pag, ano, dito sa ating gloves kasi yung diba? Ayan. Manok na minarinate kanina. So, ayan. Yung manok na minarinate kanina. Siyempre, lalagyan natin ng lime. Ayan. Tsaka, ayan. So, may pasas pa yan. Tapos, lalagyan natin siya ng raisins. Lang.
hugusan natin siya ng tubing mainit para pangluto sa ating rice. Ayan. Kailangan niyang hot water yung ilalagay niya dyan. Wala kang ibang ilalagay dyan kundi hot water lang. Yung titignan nyo lang, ibabalance nyo lang yung sakto lang talaga siyang maluluto yung rice. Yung sakto lang. Ayan. Tapos mamaya i-check natin siya. Ayan. So, parang hindi kaya tayo siya maluluto yung rice natin. Ayan. Ayan. Pwede na yun siya. Tapos, ilagay natin yung butter. Ayan. Ilagay natin siya doon para magdagdag ng flavor tsaka hindi mag-dry ang ating rice. Ayan, tsaka yung minik. Guys, kakabiran natin siya ng aluminum foil. Ito. Tapos, kakasahan natin siya ng maulit. Para hindi siya sumingaw. So, mamaya, gagamitin ko yung takip. Pag walang takip, okay lang. Pero pag may takip kayo sa inyong mga ganito, gumitan niyo siya para mas lalo talaga siya humigpit. So, sinet ko na yung oven. Binuksan ko na siya ng bread yung init niya. Binuksan ko na yung oven ng 200, yung kanyang init. Lulutuin ko siya ng 1 hour. Pero pagdating ng half hour, titignan ko siya, bubuksan ko siya para makita ko kung kailangan ba siyang dagdagan ng tubig or i-check kung tama ba yung asin niya or something ganun, diba? So, ayun. Itong tinuro ko sa inyo ay pinag-aralan ko to dito sa paaralan nila kasi nag-aral ako dito sa school, sa academy ng mga cooking dito sa Abansang Kuwait. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung magiging result. So, ayan na siya. Tignan natin. 30 minutes na siyang naluto. So, titignan natin. Kasi, pagkitapos niya ng 200 sa kanyang half hour na niluto, tignan natin siya. Tignan natin yung kinalabasan. So, ayan. So, ganito na yung kinalabasan niya. Niluto natin siya ng half hour. So, ibababa natin yung init niya. Gawin natin 180 hanggang umabot ng isang oras. Oh, ito na siya. Natapos na siyang lutuin ng isang oras. So, ito na yung ating, ayan na siya. Tararan! So, ayan na siya. Luto na siya yung rice natin. Pwede na natin siyang subukan. Ayan. Luto na siya as in. Luto na siya. Hindi na siya ano. Hindi na siya matigas. Ayan. Ika-transfer ko yung manok ko kasi kailangan natin siyang lutuin sa taas. Ayan. Ayan. So, natanggal na natin siya. Tinanggal ko siya sa rice kasi kailangan natin siyang lutuin. Gawin natin siyang lechon. So, kailangan natin ng sprayer. Kailangan natin ng sprayer ng ito, gumamit tayo ng mozzarella na sprayer. Ito ay gagamitin kong sprayer sa kanya. Ito. Tapos lulutuin natin. Papasok natin siya sa oven para magamit pa siya ng lechon ng manok. Kaya kailangan natin siya maging slightly brown. Yun na. Tararan! At ipapasok natin siya sa oven. So, ganun. Nadagdag
lagyan ko siya ng konting asin. Kasi ito yung asin. Gagamit tayo ng asin. Para pag niluto natin siya, meron siyang may masasarap na. Mapapanuot mo sa kanyang alat pa. Konting alat. Ayan. So, yan na siya. So, ipapasok mo natin siya sa oven. At ilang 5 minutes lang yan natin siya lulutuin. So, pagdating ng 5 minutes, kapakita ko sa inyo yung result niya. So, ito na ang ating chicken. Ayan na siya. So, pwede na natin siyang ilipat dito sa ating rice. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya yung ating rice. Ayan na yung ating rice. Ouch! Hindi siya malamig ha. Malamig siya guys. Kapag lamig na, kasi bago siyang labas yun sa amin eh. Sa kanyang pamumuhay. So, ayan siya. Ayan, pwede na yan siya. Ready na yan siyang papakin. Itong onions na ito yung onion na prinay. Ayan, so higyan natin siya na. Ganon. Ready to serve na kasi ito siya. Sa school ko ito natutunan. Kasi sa ginagawa po talaga namin, kasi yung natutunan ko dito sa bahay is binoboil yung chicken. Tapos, lulutuin namin siya sa... Tapos yung tubig ng binurb ng chicken, siya ang iluluto sa kanin. So, ibang proseso ito. Ito yung natutunan ko sa school dati pa. Kasi minsan, tinatamad ba? Charot. Mahaba kasi siyang proseso. So, ito na yung ating main. Ito na yung ating natapos na nating product. Ayan. So, makikita nyo yung kanyang crispy. Ang kanyang balat na crispy. Yan. Pero sa kanila dito, hindi nila yung kinakain yung balat dito. So, ayan. Masarap siya. Yan. Kung may natutunan kayo at gusto nyo itong recipe na to, ilalagay ko siya sa aking description. Mushbush DIY.